Happy Sabado! Magluluto ako ngayon ng salt and pepper shrimps. Papainit na ako ng mantika, so kailangan natin ng shrimps, harina, kailangan natin ng salt, pepper, at saka syempre chili flakes. Lulutuin ko rin yung natira namin na mushrooms sa butter. Okay? Masarap yan. Gusto kasi nila ng shrimp. Tingnan natin kung mainit na yung mantika. Yeah, mainit na siya. Okay. So what I'm gonna do is I'm just gonna coat the shrimps in flour. Wala akong nilagay dyan kasi lalagyan ko na yan ng ng asin mamaya. So ayoko masyadong maalat. Dip it quickly. Some in hot oil. Next one. Mabilis lang siya. Tanggalin na natin ang first batch. Ito, mabilis lang. Nung una ako nagluluto, takot na takot ako sa mantika. Kaya ayokong pumunta sa kitchen. Pero pag matagal na pala, part na ng pagluluto yung minsan, papasok ka, natataga ka, at saka, mas nag-enjoy na ako ngayong magluto. Dati-dati, naku, pag bumili kami ng crab, may one instance na bumili ng crab si Hubby. Tapos, syempre kailangan kong lutuin. Pinakawalan ko yung crab doon sa sahig ng aming apartment sa base na pagtakbuhan ko lang. Iyak ako. Lumabas si Hadi. Pinuli niya lahat ng crab. Ang iba na sa ilalim ng fridge. Pero ngayon hindi ka na ginagawa yan. Takot na ang crab sa akin. Mabilis lang. Ayan na ulit siya. Nagluto pa lang ako ng kanin kasi na-realize ko konti lang yung kanin namin sa bahay. Hindi naman masyadong gutom kasi nag-late breakfast kami today. Nag-merienda na lang. Pag weekend, hindi kami masyadong kumakain. Actually, during the week din, 2 meals lang kami. Pero syempre, yung mga bata, gusto nila may breakfast, lunch, dinner, break. 2 beses sa isang araw. Pero pag medyo may edad ka na, hindi na pwede yan. Kape. Buhay tayo sa kape. Inalis siya. Tingnan niyang luto na. Mabilis na mabilis niya. Another batch is ready. Bilis lang. Gustong-gusto ko itong in-order dati sa Chinese restaurant. Pero dito, meron siguro kaming ma-orderan. Pero syempre, siguro mga 10 or 12 pieces lang. Hindi naman kasya sa amin yun. Madami kami sa bahay. So, nag-aral akong gumawa na ito. Napakadali. Sarap pa ngayon pag may ulo eh. Tapos crunchy-crunchy siya. Tapos pati balat, kinakain nila. Marami na siya, oh.
Yan na. Pwede ka na ulit siyang tanggalin. Tempura ulit kasi dapat kami ngayon. Kaya lang, gutom na yung mga pips. Masyadong matagal ang tempura. Kasi nung last time, nagtempura kami. Parang hindi namin masyadong gusto yung butter niya. Sabi ko kasi parang hindi naman pwedeng may egg. Magiging cakey siya. Sa susunod. At saka flour yun. Kailangan sigurong cornstarch ang ilagay mo. Malis lang. Gustong-gusto ko nila ng shrimp sa bahay. Pati yung mga bata. Nung maliliit pa sila. Medyo kinakat eh. Pero paunti-unti si nanay namin kumain kasi nga mahirap naman yung merong may allergy sa bahay. Hindi kayo makakain ng gusto mo sa family. Ayan na ulit siya. Tingnan nyo, mabilis lang. Pero pag in-order natin, parang ang hirap niyang gawin. Nung una, iniisip ko, ano yung gagawin ko sa vlog? I was just looking for something to do. Pero ayoko namang lumabas ng bahay kasi nga pandemic. Iniisip ko, ano kayang pwede kong gawin? Tapos, syempre wala ka namang ibang ginagawa sa bahay kundi manood lang ng YouTube, manood ng TV. Pero nakikita ko yung iba, nagbablog sila. Sarili ko, ano naman kayang sasabihin ko sa vlog? Maybe masyado akong mahiyain sa vlog. Pero ngayon, amazingly nag-i-enjoy na ako. I look forward to doing my vlog. Ang feeling ko parang part ako ng outside world. Hindi lang sa bahay namin kasi syempre marami man akong kasama. Kung anong nangyayari sa isa, hindi lang nangyayari sa isa. Wala nang, alam mo yun, excitement sa buhay. Pero ngayon nagbablog ako, parang mas masaya ako. Something to look forward to every day. Tapos palagi na rin ako nakatingin sa aking YouTube. Tingnan ninyo, ang dami na, oh. Pag binili mo yan sa ano, sa restaurant, it's gonna cost you a lot of money. Tatlong maliliit na packs lang yun ng shrimp. So, kung nalulungkot kayo, especially ngayon pandemic, mag-vlog kayo o manood na lang kayo ng vlog ko. So, wala naman tayong magagawa. Just make the most out of it. Mas lang na wala tayong sakit. Walang sakit sa bahay. Okay lang yun. And sooner or later, okay na ulit lahat. Sana. Pero kung hindi man, hopefully, meron tayong laging ano, nagmo-motivate sa atin na gumising sa umaga. Hindi ko nga lang pwedeng gawing everyday ang aking vlog kasi nakakapagod yun pala. Yung alam mo yun, mag-vlog, tapos nagluluto pa ako. Tapos, ini-edit ko pa siya. Nahirap din pala. Pero, hirap na. Masaya. It's totally different na. So, salamat sa panonood niya. It's really helping me a lot. Hindi mo lang pwedeng i-crowd yan kasi nga hindi siya magpa-crunchy. Okay, same pan tayo, so konting mantika. Lagyan ko lang siya ng konting mantika tsaka kalahati ng ano, kalahati yung batch ko ng nalutong shrimp. Paminta, konting asin, at saka chili flakes. Okay, lak natin yan dyan. Ito na yan, nilalagyan lang natin ng lasa. It's not complicated.
ready na yan. Next and last batch again. Salt, pepper, and chili flakes. Same pan. Tulad ko kayo, tamad akong magluto, maghugas ng plato. Although may naghugas mo ng plato rin. Ayoko nang masyadong madaming kinagamit sa pagluluto. Coffee pa. Salty and spicy. Okay na yun. Okay. Lulutuin na natin ang ating mushroom. Nagpapainit na ako ng pan with butter. Tingnan nyo naman ang aking salt and pepper shrimp. Choose meal. Sarap niyan. Dito tayo. Madali lang to. Para lang maluto ko na yung aking mushrooms. Wala rin kaming gulay, so yan na lang ang lutuin ko. Pag binili mo yan sa labas, oh, ang mahal niya, ang dami. Pero, ang bilis ko lang niluto sa bahay. So, yun ang narealize ko sa pagluluto. Simple lang, hindi kailangan masyado kang maraming ingredients na binibili. Tapos, paminsan-minsan mo lang naman niluluto. Nandun siya sa fridge, hindi na kaya. Hindi na kaya sa pantry yung mga ingredients na ginagamit mo lang once in a while. Mainit na siya. Okay. Konting paminta and asin lang nilalagay ko dyan para hindi masyadong ano yung lasa, kasi yung shrimp talagang powerful na ang lasa niya. Isasawsaw pa yan sa spice suka mamaya. Madali lang naman itong maluto kasi nagtutubig din yung mushrooms. I'm excited. Mas mabilis nga naman kaysa tempura. Yung tempura, kung ginawa dati, parang cakey yung kanyang ano, yung kanyang batter. So, I was always thinking that hindi mo dapat sigurado nilalagyan ng egg. Next time siguro. Medyo may marami akong time magluto kasi alam nyo naman palagi akong nagra-rush. Palaging last minute na. Ewan ko ba? Gusto ko. Ayaw ko nang masyadong matagal kuliisip ng pagluluto. O masyadong matagal na nagluluto kasi sayangan ako sa time. Kasi mahirap din kayang tumayo sa kitchen. Masarap makita mo agad yung niluluto mo right away. Man, bilis-bilis lang o. One of my most favorite vegetables ang mushroom. Yan, marami dito sa Canada niyan. Gusto ko siya. Pwedeng isa, pwedeng itempura. Inilalagay ko rin ito sa chicken. Gusto ko yung alagay siya sa chicken na may white sauce. Mabilis lang siya. Pa ako masyadong nakakapag-edit. Ay, nag-i-edit lang ako sa ano, sa cellphone. So, plano kong mag-edit din sa computer. Pero, pag medyo maayos-ayos na yung bahay namin. Kasi ngayon, naayos pa rin namin yung aming storage. Nilalabhan pa lahat yung mga damit na dala namin from, naku, nasa box siguro yun for the last 5 years. So, inaayos ko pa yun. Hindi pa rin kami makapagpa-renovate ng bahay kasi kailangan namin gawin yung isa naming washroom downstairs and
the other family room or bedroom ng mga bata, pero nakatakot, ayoko magpagawa. Takot ako, baka rin may pumuntang, alam niyo na. So, siguro sa summer pag okay na siya. Okay na yun? Luto na siya? Off na? And we're ready to eat. Dinner na. Literally, umuusok siya, oh. Hala, sige. Kain na tayo. Meron kaming spice suka. At ang aking salt and pepper shrimps with little buttered mushrooms at saka syempre sangkaterbang white rice. Enjoy your weekend!